Tahali Pilipinas. Umpisahan po natin ang press briefing ngayong araw nito sa pamamagitan ng ating COVID-19 update. Base sa huling ulat po ng Department of Health, meron na po tayong 38,679 active cases ng COVID-19 sa bansa. Sa mga active cases na ito, 92.2% po ang mild, 7.1% ang asymptomatic, 0.4% ang severe at 0.3% ang critical. Inuulit natin, 0.3 po ang critical. Kaya naman marami po ang mga gumagaling. Mahigit 2,000 nga po or 2,000 po ang na-report na gumaling as of July 12. Ito po ang pinakamataas nating bilang ng recoveries. So matutuwal ay meron na po tayong 16,046 recoveries. Itong pagtaas sa recoveries ay sang-ayon sa WHO China Mission Report that assumes that mild and asymptomatic cases have recovered after 4 weeks. Samantalang, may 162 naman po ang binawian ng buhay ayon sa report. Nakikiramay po kami sa pamilya ng mga namatayan. Ang sumatotal po ay 1,534 reported deaths. Ito po ang case fatality rate natin ngayon, no? 2.7 po ang Pilipinas, kumpara sa global average na 4.5%. Makikita po natin sa infographics na may pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa nakaraang mga araw. At ang ganitong pagtaas ng mga kaso ay makikita rin sa NCR. Hindi lang po tayo nag-iisa rito. Sa nakaraan na 6 na linggo, dumobli po ang kaso sa iba't ibang parte ng mundo ayon sa World Health Organization. Pero kaya naman pong itong makontrol. Quoting media reports of WHO Chief Tedros, sinabi po niya, "There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control." At ngayon nga po, kasama po natin ang for the first time sa isang press briefing ang tinaguriang Philippine Anti-COVID SARS para sabihin sa atin paano natin lalabanan ng COVID-19 ngayong tumataas po ang bilang ng mga nagkakasakit. Sino ba ho ang mga kasapi dito sa Philippine National Anti-COVID SARS? Pinangungunahan po ito ni Secretary Galvez, ang Chief Implementer ng IATF National Task Force. Kasama rin po natin ngayon ang Chief Testing SAR. Walang iba po kundi si Secretary Vince Dizon. Kasama rin po natin ang Chief Isolation SAR na si Secretary Villar. At kasama rin po natin si Chief Tracing SAR. For the first time po na ganyan ang kanyang titulo, Mayor Magalang of Baguio. At si Chief Treatment SAR, wala pong iba kundi si Yusek Bong Vega. Now, ito po ang NCR hospital occupancy sa nakaraan na araw. Makikita ninyo po na meron pong pagtaas. Pumunta naman po tayo sa konting good news. Ang WeHeal as One Center Philippine Arena ay nagpauwi ng mga 200 mga pasyente na gumaling na po kahapon. Nagkaroon po ng send-off ceremony at ito po ang pinakamalaking single day tally na gumaling sa inilabas ng WeHeal as One Center. Update naman po sa backriding, balitang IATF. Tignan po natin ang infographics na inaprubahan ng NTF na mga disenyo para sa backriding effective immediately. Dalawa po yan. Makikita nyo po ngayon sa infographics natin, yung una, yung backpack style, at yung pangalawa po, yung shield style na didisenyo ni Governor Arthur Yap ng Bohol. Sa issue ng backriding, inuulit namin po na it is strictly for husbands and wives, common law couple, and live-in partners. Sa mga kasal, magdala po kayo ng prueba na inyong pagkakakasal. Sa mga live-in or common law relationships, magdala po kayo ng identification card na magpapakita na pareho po ang inyong address. Sa ibang mga bagay, magandang balita pa rin po, nagkaroon ng groundbreaking kahapon ang Segment 2 and Segment 3A Cavitex na magkakat ng travel time mula Cavite hanggang Makati ng 30 minutos. Buhay na buhay po ang Build, Build, Build. Isa pa pong magandang balita sa mga Pag-ibig members, may bagong promo rates on home loans.
May special low rates ang pag-ibig na 4.985% per annum sa ilalim ng isang taon repricing period at 5.375% per annum sa ilalim ng 3-year repricing period. Ito po ang pinakamababang rate sa ilalim ng Regular Housing Loan Program at available po ito sa mga pag-ibig members hanggang katapusan ng taon. Well, dito po nagtatapos yung ating presentation, pero kanina po, sabi natin, habang tumataas, habang tumitindi ang pagsubok ng COVID-19, pinakikilala naman po natin ang Philippine Anti-COVID SARS. Ang tanong, mga kalihim, Dr. Bong, paano po natin haharapin ang tumitinding pagsubok ng COVID-19? Let's begin with the Chief Implementer of the National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Magandang tanghali po sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 na pinamumunuan ng aming chairman na si Defense Secretary Delpin N. Lorenzana at ang ating Vice Chairman Eduardo Año. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. I will discuss briefly the national action against COVID-19. Phase 2, the implementation will cover the months of June to September. Our battle cry under the NAP 2 is saving lives and mitigating impact as one towards economic and social recovery. Nandito po tayo sa sitwasyon na dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya, bagaman nandito po ang threat sa ng virus. Kailangan na nating i-recover ang ating mga ekonomiya para manumbalik po ang negosyo at trabaho ng ating mamamayan. For the National Action Plan, we will still follow the national strategy on prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. The strategy design of Phase 2 concentrates on the 5 strategic objectives, wherein to contain and manage the emerging new cases, sustain the gains that we had, and learn from the best practices and continue to capacitating and building resiliency to our hospitals. And then also, we have to rebalance the health and economic objectives using the hammer and the dance theory, localizing our response by leading our LGU to the front with the people support and vigilance. And lastly, to keep the fatality rate low, including the non-COVID cases. So dito po sa ating operational framework, sinasabi nga po ng ating mahal na presidente na kailangan po, importante po ang prevention. Kasi po dito, talaga pong dapat ang ating mga mamamayan ay maging masigasig sa pagbantay ng kanilang self-awareness in order to prevent to be infected by the COVID. So, pinapaigting din po natin ang tracing at saka tinatawag nating testing. Mamaya po, bibigyan po tayo ni Sec. Vince Dison ng mga report at ito po ay gagawin po natin para at least makayanan po natin ang pagtaas ng tinatawag ng new cases. At to effectively manage COVID, more of the responsibility shifts to the LGU, to the private company, and to the individual citizen. Meaning, ang paglutas po ng COVID ay bibigyan po natin ng halaga ang preparasyon ng ating mga LGUs, ang ating mga private sectors, at saka mga individual citizen. So, we will implement yung localized lockdowns. Magkakaroon po tayo ng mga massive information campaign and in strict enforcement na tinatawag natin pong ng ating minimum health standard. At ang amin pong hinihingi sa ating mga mamamayan, magkaroon po tayo ng disiplina. Yun lang po at marami po salamat. Maraming salamat, Secretary Galvez. Uulitin ko po ang sinabi ng WHO Chief Tedros. There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control. Our strategy is to intensify our testing, tracing, isolation, and treatment. Sec. Vince Dizon, paano po haharapin natin ang bagong pagsubok ng COVID-19 bilang testing SAR ng bayan? Magandang hapon po mga kababayan. Maraming salamat, Boksari. Maikling report lang po ito.
Unang-una, alam natin na noong Pebrero, iisa lang po ang ating laboratorio. May team pong nagtrabaho ang ating mga kawanin ng Department of Health at ng iba't ibang ahensya. At ngayon po, as of July 12, 85 na po ang ating laboratorio nationwide, no? 85 na. So, napakarami na po at napakalaki na po ng ating kapasidad na mag-test. At dahil dito po, makikita natin, dahil sa pagtaas ng ating mga laboratorio, ang ating testing simula nung buwan ng Mayo hanggang June ay halos aabot na tayo ng 1,000,000 test as of July 11. At siguro sa mga susunod na araw ay lalampas na tayo sa 1,000,000 test. Kung maaalala nyo po, ito po ang target na sinet natin nung nakaraang buwan na by the end of July, 1,000,000 na po ang test natin. At ngayon po ay wala pang kalahati ng buwan ng Hulyo ay nasa 1,000,000 na tayo. At papunta na po tayo sa nasabing target ng ating chief implementer na 10,000,000 test by next year. Kaya po kung titignan naman po natin ang ating daily test, yung dami ng taong tinetest natin o dami ng test natin araw-araw, simula po ng 500 test lang per day nung Marso, ay ngayon, nung July 9, umabot na po tayo ng 25,000 tests per day at malapit na po tayo sa ating goal na makapag-test ng 30,000 test kada araw ngayong July. So, malapit na po tayo dyan at kampante po tayo na maaabot na natin yan. At dahil po dito, pati po ang test natin sa National Capital Region. Noong pong Abril ay 2,500 tests lang po tayo sa NCR. Ngayon po ay nasa mahigit 16,000 na po tayo na test per day sa National Capital Region. Halos doble po nung testing natin per day nung nakaraang buwan ng Hunyo. At ito po ay dahil sa tulong ng ating mga LGU at halimbawa po yung mga nakikita nating mga retrato sa screen. Ito po ang mga mega swabbing facilities natin sa NCR. Ito po ay nasa Mall of Asia Arena sa Pasay. At ito po sa tulong ng ating mga mayor sa NCR, sa tulong ng ating mga LGU, araw-araw po, daan-daan o libo-libong mga kababayan natin ang pumupunta sa mga swabbing facilities na to sa tulong ng ating mga LGU para po magpa-test. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo sa tulong ng ating mga LGU at ng ating private sector at kailangan po talagang paigtingin pa natin ang ating pagtitest dahil yun lang ang paraan para mahanap natin ang mga may sakit sa ating mga komunidad at ma-isolate na natin sila para hindi na sila makahawa at mapabagal natin ang spread ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Testing SAR Secretary Vince Dison. No? Matapos po matest, at ang testing po ang pamamaraan natin para malaban kung nasaan ang kalaban natin, i-isolate po natin sila, pero magpapagawa rin tayo ng isang malawakang tracing. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, ito po ang ating tracing SAR, ang aming alkalde sa siyudad ng Baguio, walang iba po kundi si Mayor Benji Magalong. Mayor, paano po natin patutupad ang mas matindi at mas malawakang tracing bilang isang tracing SAR? Well, kung wala pa po si Mayor Magalong, tama naman po na matapos matest at nalaman na natin kung nasaan ang kalaban, i-isolate po natin sila para hindi po sila makahawa at kasama po natin by Skype ngayon. Walang iba kundi ang ating isolation SAR, DPWH Secretary Villar. Sec Villar, paano po natin a-addressin itong tumitinding problema sa COVID-19 bilang isolation SAR? Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Una po, gusto ko i-update po kayo sa ating facilities. Importante po na ma-isolate po yung mga either naging COVID positive or yung mga may simptomas. Kaya nais ko pong i-report sa ating mga ligtas COVID centers. Ito po yung mga local. Meron na po tayong 52,223 available na beds.
para sa ating mga para sa ating mga pasyente na kailangan i-isolate. Dito po sa National ay ating Hilas 1 Megalithcast Centers, meron na po tayong 3,193. Yan ang capacity natin. At ngayon po, ang plano po natin ay magtatayo tayo ng quarantine facility sa buong Pilipinas. So meron na po tayong existing na 129 regional evacuation centers. At may ginagawa na po kami sa Region 7 na 11, sa Region 8 na 16, Region 10, 20, Region 12, may na-identify kaming tatlo. So sa ngayon po, madadagdagan pa dahil may kausap pa kami mga local governments at magbibigay din sila ng area para sa pagtatayo ng additional centers. Ang target po namin, in the next 3 weeks, magtatayo po kami ng additional 50 quarantine facilities. At we can expect na every malaki po ang madadagdag sa ating kapasidad para sa ating mga COVID patients. Kaya yun po ang plano natin at asahan nyo po na walang tigil po ang aming pagtatayo ng quarantine facilities para makontrol po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Villar. At siyempre po, matapos natin silang ma-isolate, kinakailangan hanapin yung mga taong na kahubilo ng mga positive, no? At sa kauna-una ang pagkakataon po, ito po ang ating tracing czar, Mayor Benji Magalong. Sir, paano po natin papatupad itong ating tracing sa panahon na tumitindi po ang paghamon sa COVID-19? Magandang tangkali po sa inyo lahat. Unang-una, marami po nagtatanong paano maapektuhan daw yung trabaho ko bilang mayor ng siyudad ng Baguio. Sabi ko naman sa kanila, ang ating mga ekonomiya interdependent, kaya kailangan natin magtulungan. Pero tayong tinatawag ang ating filosofiya is we work as one, we heal as one. Ang approach po na gagawin po natin ngayon ay skills training, dalawang po component yun, skills training at yung contact creating e-system na yun atin pong i-introduce sa ating mga local government units. Unang-una yung ating skills training, diyan po natin introduce yung tinatawag nating cognitive interviewing skill para talagang mas maayos po yung pagtatanong. At the same time, natutulungan po yung mga positive patients na i-recall yung mga incidents na nangyari 3 weeks ago, 2 weeks ago, para mas madali po nilang matandaan kung sino po yung mga kanilang nakontak at saan po sila nagpupunta. And at the same time, dito naman po sa ating contact tracing e-system na isang technology, meron pong tatlong components yan. Ito po yung data collection tool na ito po yung ipapamahagi natin sa iba-ibang local government unit para isa na lang po yung ating pagkuha ng data. At the same time, ito po yung digitized na po ito. Second is yung ating GIS platform na ginagamitan po natin ng isang geographical information system para po makita po natin, ma-visualize po natin yung extent of potential infection sa ibang-ibang mga lugar po sa ating locality. And finally, gumagamit po ulit tayo ng isang sistema. Ito po yung link analysis. And this establishes yung pattern. Establish po nito yung patterns, relationships, networks. Para po maintindihan po natin saan po nangyayari yung mga insidente, sino po yung mga nakokontak, sino po ang kailangan natin i-follow up. But gusto ko lang pong banggitin sa inyo na radically ipabaguhin po natin yung structure ng ating contact tracing system. Ang tatawag po natin dyan is yung contact tracing ecosystem. And ang component nito, magkakaroon po tayo ng mga interviewers. Ito po yung talagang umiikot na it is a partnership between health workers at yung ating pong law enforcement investigators. Magkakaroon po tayo ng analyst, magkakaroon din po tayo ng mga encoders, magkakaroon po tayo ng technical support, and finally yung ating pong community support system na pinapangunahan po ng ating mga business. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating tracing czar, Mayor Benji Magalong. So inuna natin ang testing para malaban kung nasaan ang kalaban. Sinundan natin ang isolation para hindi na makahawa. At syempre po yung tracing para malaman kung sino yung posibleng nahawa at ma-isolate. Syempre po pupunta naman tayo sa ating pang-apat na strategiya, treatment.
At para dito po, para i-explain kung paano ating plano na paintingin pa ang ating treatment ng mga COVID-19 patients, ito po ang ating Undersecretary Bong Vega, the Treatment Czar. Magandang hapon po sa mga ating mga kababayan. In behalf of the Department of Health ni Secretary Francisco Duque, I was given the task of monitoring and tracking the hospitals in the NCR at saka yung sa Cebu, kasi ito yung mga epicenters ngayon ng pagdami ng mga critically severe and moderate patients na napapa-admit. Nakikita niyo sa first slide na tumataas ngayon ang occupancy ng COVID isolation beds. Ito ay natatrack po namin to through the bed tracker system ng the Department of Health at ito po ang kasama sa aming mga dashboard. Ito ay itang importanteng data kasi dito namin makikita kung saan namin tutulungan at suportahan yung mga hospitals na, at lalo na yung mga pasyente na ma-transfer or mailagay sa ibang facilities. Kung titingnan naman natin sa next slide, yung ating ICU beds, ito ay dahan-dahan ding tumataas. Ito yung isa sa mga reasons na itong task namin na to come up with one hospital management para ma-portion namin ang number of patients na coming in sa private na hindi na mabigyan ng access at saka ma-refer namin to sa mga public institutions or other specialty centers na nag-handle ng COVID. Ang next slide naman, makikita nyo ang paggamit ng mga ventilators over time. Ito yung parameter na mapapansin natin na tumataas din ang mechanical ventilators na use, lalo na sa critically care. Ito yung pamamaraan din namin na paano namin mamonitor at paano namin mabigyan ng suporta ang lahat ng hospitals para sa patients na mabigyan ng proper referral. Itong one hospital po namin, one hospital command, ito ay sinet up para mabigyan tugon ang bed allocation guidelines ng Department of Health. Alam naman ninyo sa Department of Health, may administrative order na 30% ng private hospitals with a minimum of 20, and then pag nagkaroon ng surge, 10% roll-on sila para ma-accommodate ang number of COVID clients that they have. Tapos, isa pa, mag-establish kami ng data dashboard para makita namin ang visibility ng planning, ang capacity ng healthcare, capacity ng health facilities para matugunan kung saan ang may problema. And then, kailangan din ng triaging and discharging patients, magkakaroon ng standard protocols para mas mapabilis ang turnover ng patients na na-admit at saka na-discharge. And then, ang pinaka importante dito kung makausap din natin ang ating finance mechanism, lalo na sa PhilHealth, lalo na sa pag mga hospitals na nag-partner ng mga temporary treatment facilities na yung care nila would be end-to-end. And pag sila nag-admit, sila nag-discharge, that will be covered by PhilHealth. At saka ito yung one hospital command, ito ding mag-establish ng forum between public and private institutions na magkaroon ng mga suggestions on how best we can mitigate and improve the management of critically ill and severe cases. So ang immediate step po namin ngayon, unang-una gusto namin i-expand ang hospital capacity. Ito yung through the administrative order of the Department of Health, ano namin sa private institutions na at least 30% sila, lalo na pag may surge, at saka yung mga government institutions dapat mag-expand, no? They must be able to accommodate at least 50-80% of COVID clients, lalong-lalo na pag may surge. And of course, ang pinaka-importante dito, yung we will be able to provide additional healthcare personnel through the Department of Health, HR, yung ginatawag nating Health Resource for Health Augmentation. Ginawahan namin dito sa Cebu, nakikita nyo na yung pag-search sa Cebu, ang Department of Health ay nagbigay ng mga human resource to private hospitals para
makakoop up with the volume of cases that they have. And lastly, of course, we will also show na if pag may better partnership between the temporary treatment facilities at saka yung hospitals, the patients will have the confidence na pwede silang mag-step down sila sa temporary facilities as long as merong doktor sila na nakikita. So yung partnership, critical din to, yung partnership between the hospital and the treatment facilities must be well coordinated. Next. At ito naman ang mga photos para mapakita din kung how nag-expand ang aming mga treatment facilities dito sa NCR, at I think this is across the nation. Next. Ang pinaka-importante dito sa atin, especially pag nag-open na yung economy, tayo lahat ang mga frontliners. So meron dapat tayong minimum health standards, no? So we will have to, these are, ginasabi nga nila, non-pharmaceutical interventions that we, kailangan talaga you have to wear mask, wash your hands, and keep your distance. Ito yung very effective way of lessening the transmission of the virus. And lastly, of course, ito yung pag-aalagaan natin, yung mga vulnerables, yung mga buntis, yung may mga sakit na mga chronic diseases, sa kidney, sa heart. Kailangan, kung wala naman silang, dapat pag, hindi naman sila kailangan maglabas, huwag na. If those na hindi na kailangan essential trips must be avoided. So we have to protect them. Kasi with this kind of virus, which is kind of very infectious, we need to make sure that we need to have the minimum health standard and protect always the vulnerables. Maraming salamat. Mga kababayan, narinig niyo po ang mga tao na inatasan na ating presidente para labanan talaga itong kalaban nating COVID-19. Ang ating strategiya sa matinding pagsubok ng COVID-19, mas sa malawakang targeted testing, mas sa maraming isolation centers, mas sa matinding tracing, at mas matinding treatment para sa mga nagkakasakit. Lahat po yan sa ilalim ng MTF, sa alalim ng ating Chief Implementer, Secretary Galvez.